Farmers, and welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Lazada. So, ito ay mower pang nabas ng mga damo. So, panlinis ito ng mga damo. So, napakahalaga nito, lalo na kung may farm ka or may garden para malinis yung mga bakuran. So, tara mga ka-farmers, mag-unbox na tayo. So, ito mga ka-farmers, ito yung nabili natin na grass cutter. So, ito ay dalawang piraso. So, ayan yung dalawang box. Tapos, dito may dalawa rin na box. So, ang pangalan niya is Chuang Chow Gasoline Brush Trimmer. So, ito yung itsura niya. Ganito. Ayan, so makikita natin at hindi ito kagaya ng mga normal mower na nakikita natin. So ito ay nakabag. So tara, excited at tingnan natin yung laman. Hindi na mag-unbag eh. Talagang brand new eh. Hindi pa ito. So ito yung una natin nakita. Ano ba ito? Ayan, makina. Makina, tapos kung mapapansin ninyo, ayan, may parang strap ng bag kasi backpack style tong mower natin na to. Ayan, so umiikot siya. Yun oh. Ayan. Ang klase ng machine na to ay 4 stroke. Ibig sabihin, wala siyang tuti. Ayan. Ayan, may kasama siya nito. Ayan, imbudo. Tapos, ano ba to? Ito alam. May kasama to? Toto, may kasama na siyang free na guantes. Ayan. Ito yung mga tools. Ito yung mga tools. Ito ang mga tools. Ano ang laman ng tools? May kasama na pala siyang bumili pa ako ng ganito. So may kasama, may free na rin siya nito. Eyeglasses para hindi kayo tamaan yung mata nyo ng mga damo pag nagtatabas na kayo. Blade. Yan, babe. Ano to pa? String. Ito naman yung string natin. String. Ito pa yung isang base ng blade. So, ito, kung ayaw nyo ng ganitong blade, so may ganito kayo pagpipilian. So, yan. Sir, open natin yung mga klase ng blade na nakasama dito sa ating lawn mower. So ito, yung una nating nakita. Yan, ganyang klase siya, circle type. Tapos itong isa. Putol pa rin yung patimang kahoy. So ito, parang tatlong blade naman siya. Shuriken. Ha? Shuriken. So yan. Tapos ito. Ito yata yung normal. Buksan ko to. So ito yata yung normal na blade ng mower. Ay, so kita naman, ayan o. Oh. Gusto mo na. Sumatalas. Dandahan lang sa pag-open. So, ayan. Yung normal blade ng mower. So, ito naman yung laman ng isang box natin. Ayan. Ano to pa? Cord. Yung cord handle. Cord handle. Tapos, ayan na yung mga parang tubo. Yan yung pinaka mower niya. Ito. Yung kakabit natin sa makina. Okay. Ang dami pa ng accessories nito. Napakarami pa lang accessories nito. Sulit na sulit sa 5,300 pesos. Ayun. So, assemble muna natin mga farmers. Thank you.
farmers, tapos natin i-assemble yung ating dalawang grass cutter. So ngayon lalagyan na natin ito ng langis. So ayan yung ating langis, tapos bumili na rin tayo. Tapos bumili na rin tayo ng ito, gasolina. Unleaded pula. Special to pula to. Oo. Konti lang pala langis dito. So ito mga farmers, ilalagyan naman natin siya ng gasolina. Yan. Ang gasolina. Special. Kulay pula, pula to. A special. Stream. Nakita nyo, naka full gear kami. So meron kaming boots, meron kaming eyeglasses. Syempre, kailangan natin to para sa safety natin pag nagkakatay ng grass. So yan, kasama ko si mama ko. So ipinapakita ko sa inyo na kami babae na magmamower kami. So dahil portable itong dala naming mower, so mamaya magre-review kami kung ano yung feeling ng magmower kami sa ganitong kasukal na lugar. So yan mga ka-farmers, so tara na, magmower na tayo. So kung mapapansin nyo, naka-backpack style siya. So ito yung likod. Andito yung machine. Tapos nandito yung blade hawak ko. So komportable na siya kapag ginagalaw-galaw ko yung tube. So okay na okay kahit saan ako mag-mower, parang komportable sa akin. So ayan, hindi naman siya ganong mabigat. So para sa akin, babae ako, hindi naman siya hassle. So ayan mga farmers, so paandarin na muna natin itong ating mower. Yeah.
medyo malinis na dito sa harap. Ayan o, makita nyo. Ayan, so nagmerienda lang muna kami. Ah, ayan, ito yung may maliit kaming lamesa dito. Ayan. Habang naglilinis kami. At itong lupang ito pala mga ka-farmers is 500 square meters. So nabili natin ito dito sa State Land, sa General Trias, Cavite. Ayan. So kami bili ko lang ito, kababayad ko lang ito last 2 days ago. So atin na itong lupang ito. At i-explain ko sa inyo kung ano yung ating balak gawin dito sa ating lupang nabili. So halika kayo at ikutin natin yung ating kapirasan lupa dito sa State Land. So tara mga ka-farmers at ikutin natin yung lupa natin dito sa State Land. Tara! Caretaker na tao. So yun, nagtatanim-tanim sila dito sa lupang nabili natin. So kaya may mga ganito nagtanim dito. Kung mapapansin nyo, may mga saging na rin. Ayan, napakadaming puno ng saging. At may bunga na rin. Kung mapapansin nyo, ayun ang bunga. At hindi natin ito puputulin, mga ka-farmers, itong mga saging na iyan. Dahil darating yung time na makakapag-harvest tayo ng mga saging dito pang merienda. So yan, i-vlog natin yan. Pati sa likod, marami pa dyang mga saging na saba. Tapos, mapapansin ninyo. Tapos mga ka-farmers, tara. Ayan o, may mga kamote na rin tayo dito na sinimulan tanim. Ayan, may mga kamote. Ayan. At meron din tayong mga papaya. So, joke lang. So, tama mga papaya na tayo. Close up mo. Ayan. Ayan ang ating mga papaya dito. So, malalaki ang mga papaya natin dito sa nabiling lupa. So, hindi na natin yung puputulin mga ka-farmers kasi ang balak ko dito sa ating lupang ito, ayan. So, balak ko dito ang mag-rabbit tree. So, dito kung mapapansin nyo, may pader yung katabi natin. Ayan, may pader. So, dito natin balak ilagay sa isang mahaba. Diyan, isang mahabang yan hanggang doon. Balak natin ilagay ang ating mga kulungan ng rabbit. So, baka, so yun, yung paggawa ng kulungan nito, i-vlog natin yan para may idea rin kayo sa paggawa ng kulungan ng rabbit. So, para naisip ko maganda is double deck para maraming malagay. So, maglalagay rin tayo dito ng konting native pigs, tsaka mga manok. Na mga iba't ibang klaseng uri ng manok, iba't ibang lahi. So ayun, kaya talaga bumili ako ng lupa dito sa State Land sa General Trias, Cavite. Kasi namimiss ko na rin mag-farming. So pero uwi-uwi rin tayo sa Bohol mga ka-farmers. If ever may mga malalaking update tayo doon. Uuwi tayo sa Bohol if ever may mga updates tayo na kailangan i-vlog doon. Yung mga bananas pag nag-harvest na, mga kalabasa. So yan, i-vlog pa rin naman natin yan. Pero ngayon medyo naipit tayo sa biyahe. Medyo mahigpit ngayon ang pagta-travel. Kaya hindi ako makabalik agad sa Bohol. So tara mga ka-farmers. So kung mapapansin nyo, ito na yung bandang dulo ng lupa. Ayan. Medyo masukal pa dito kasi hindi pa natin yan nalilinis. So nasa bukana pa lang tayo naglilinis. Ang kagandahan dito mga ka-farmers, may karating lote ito sa kabila. Ayan, so baka if ever, so ayan, baka if ever mabili rin natin sana yung kabilang lote. Ayan, para medyo mas malaki yung ating mapaggalawa na lupa. At meron din ito sa likod pa, baka binibenta rin iyan. So, para malaki-laki yung ating lupa na pwedeng gawin na backyard farming. So ayan, magtatanim din tayo dito ng mga gulay, mga kung ano-ano na pwede natin itanim. So ayan, abangan niya, marami tayong magagawa dito sa lupa ng ito. So ayan, abangan yan mga farmers. So marami tayong magagawa sa lupa dito. Ayan. At kahit maliit lang ang lupa natin dito, is talagang gusto kong kumita tayo sa pagra-rabbitry. So ayan, abangan ninyo yan mga farmers. So ayan mga ka-farmers, i-review na natin ang ating naging experience sa paggamit nitong grass cutter natin. Para sa akin, so okay naman.
Compared doon sa dati kong mower sa farm na normal mower, mas okay itong gamitin dahil kahit saan ka pumunta, hindi siya hassle kasi nakabagpak sa sayo. Tapos yung ikot-ikot ng makina niya, isaktong-sakto lang sa kamay mo. Ganyan. So hindi rin siya ganong kabigat, hindi naman siya sobrang bigat. Kung sa babae, saktong-sakto lang. Lalo na siguro sa paglalaki ang gumamit, magaang lang para sa kanila. Ang mga blade, makatalas naman yung mga blade. So isang ganun lang natin, kung nakita nyo kanina sa video, talagang napuputo lahat ng mga damo. Kahit medyo malalaking stems ng mga puno, nakakat niya. So yun, tanungin natin naman yung... So tanungin din natin yung iba natin kasama dito, si Ian at si Papa ko, kung ano rin yung nag-experience sila sa ating gas cutter. Sige. Ayan, so nagsisiga rin kami dito. Yan yung mga naputol natin ng mga kahoy. Ano ang naging experience mo sa paggamit ng ating grass cutter? Maganda naman. Kahit China siya, maganda naman yung tunog ng makina. Malakas pumutol. Tsaka magaan kasi i-backpack mo lang. Kaya kahit isang araw kang magaganyan, tingin ko, hindi ka mapapagod masyado. So, ulit sa 4,000. Okay. 5,390. Okay. So yan, may apoy na. So ito naman ang papa ko. So nag-mower din siya kanina. Ano ang experience mo sa paggamit ng portable grass cutter? So far, maganda namang gamitin. Kasi unang-una, napakatipid sa gasolina. Mm-hmm. Tapos, convenienteng gamitin dahil nga nakabackpack. Okay. Pero, ang kagandahan dyan, mm-mm, pwede mo pa siyang palitan ng iba't ibang blade. Mm-mm. Pwede sa kahoy, pwede sa damo, mm-hmm, sa mga baging, sa mga malalaking kahoy. Malalaking kahoy pwede kasi meron siyang pangso. Kaya magandang gamitin. So mura na siya sa 5,390? Murang-mura na yan. Pwede na talaga siyang bilhin. Kung kayo may mga farm na maliliit, pwede niyong gamitin yan. Panglinis. Okay. Murang-mura yan. Sulit na sulit ang presyo. Okay. So ito naman ang mama ko. So ito katulong ko kanina rin to nag-mower. So ano masasabi mo mama sa pag-mower natin kanina? Ano ang experience mo? Masarap naman gamitin. O mama! Mama, makaloko! Sabayan! So ayan, tekto tayo. Hinagisan siya ng peking ahas. Natakot kasi ito sa ahas. Marami kasi dito mga tubo. Ayan, mga ganyan na wire. So wala ka naman nakita ahas kanina? Lang naman. Oh, okay. Okay, ano ang experience mo ulit sa ating grass cutter? Masarap naman gamitin. Tapos, saka madali siyang makaputol ng mga damo. At yung buti na lang. At ang pinakamaganda dyan, ang pinakagusto ko, dahil ako ay nag-exercise, masarap gamitin kasi parang exercise mo na nakakapawis, no? Nakakapawis. At magaang din siyang gamitin. Hindi siya mahirap gamitin sa babae. Oo, para sa pambabae, kayang-kaya ng babae na magtrabaho na bilang isang grass cutter. So, sulit naman din ang 5'3 para sa ating grass cutter? Sulit na sulit. Okay. So yan mga ka-farmers, magpapaalam na ako. So sana nagustuhan niyo tong video na ito. Ayan, kung paano natin ni-review yung ating... Saan? Hindi! Tubo! Matapos dito kasi lagi tayong tinatakot sa ahas. Ayan, no? Hinagisa na naman tayo nito. Ayan, para kasi ahas siya. So, medyo takot talaga kasi kami sa ahas. So, yun, ulit naman, take two. Ayan, mga ka-farmers, maraming salamat sa panonood sa vlog na ito. Sana nagustuhan nyo. At sana nakatulong din itong video na ito para sa mga naghahanap dyan ng review about sa mga mower. So, ito, meron na tayong nabili na portable mower na kayang-kayang gamitin ng lalaki at saka ng babae. Ayan, napakadali siyang gamitin. So, nabili ko ito, mga ka-farmers, sa Lazada sa halagang 5,390 pesos. Ayan, so, dalawa yung binili natin na grass cutter. So, ayan, mga ka-farmers, marami pong salamat. So, please like and subscribe to my YouTube channel. At click na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga i-upload.
upload the videos. Ayan. Thank you for watching mga farmers and happy farming!